Shoutout mo dun sa crush ko. Ang pangalan ng crush mo? Baka mapanood niya to eh. Hindi na po, baka ma-retry eh. Ayun. Shoutout nga pala sa bebe ko dyan. Ay, bebe, ano pangalan ng bebe mo? Dana. Lana. Lana, hello kayo. Dana, Dana yun, Dana. Dana ba? Jasper Martos, pangalan, tatamad-tamad. Jasper Martos, tatamad-tamad ka daw. Shoutout mo kay Ivan Gabriel Concepcion. Ivan Gabriel Concepcion. Pumapayat na. Ayan, ito pa isa ko. Ito pa. Saka sa pamilya ko dyan. Shoutout po kay Edgar. Mag-bike ka na. Saka na dito. Magandang buhay mga Repa Pips dyan at pare ko. So nagbabalik na naman tayo ngayon para sa panibagong YouTube video. So guys, ngayon magbabike check tayo ng Heroic Thunder X7. So kung natatandaan nyo guys, kababike check lang natin nung Thunder X6. So syempre ngayon, dun tayo ngayon sa bago sa X7. So malay ninyo, sa mga susunod na araw magkaroon na ng X8. O yun, di ba? No? Ayan. So, tingnan natin kung may nagbago ba dito guys. Kung hindi ako nagkakamali ang pagkakaalala ko, nakapag-bike check na tayo ng ganito dati way back April or May yata guys. So, titingnan natin ano ba yung nabago sa pyesa niya. Kasi ang pagkakaalam ko, batch by batch, nagbabago yung pyesa ng bike. Lalo na sa mga built bikes. So, tingnan natin kung sulit ba sa presyo yung mga makikita nating parts dito. Ayan. So, kung naghahanap ka lalo na, kung naghahanap ka ng bike na matagal-tagal na hindi ka magpapalit ng pyesa or wala kang balak magpalit ng pyesa, so tamang-tama sa iyo itong Heroic Thunder X7. Ayan. Huwag ka lang magkakasakit ng upgraditis. Tatagal sa iyo ang pyesa na to. So, wala na tayong intro-intro guys. Simulan natin ang bike check video nitong Heroic Thunder X7. Mga Repa Pips, pare ko, simulan natin ang bike check. Ayan, syempre sisimulan natin sa kanyang frame. Ayan, ang frame niya guys ay si small, medium pala ba guys, medium. So size 17 ito. Ayan, sinukat natin yung kanyang seat tube kanina. Tapos yung kulay niya guys, medyo may pagka-blue to guys. Ayan, medyo dark blue nga lang siya. Ayan, na may parang mga glitters effect siya guys. So ayan, makikita nyo. Ayan, syempre, smooth welding yan, no? Oh, di ba? Ang sarap himasin niya, no? Himas-himas. At dito, ganun pa rin. Ayan, smooth welding siya. Compare natin doon sa X6, guys. Mas malaki yung bukol nito, yung pa-triangle niya. Mas malaki yan. So, syempre, support yan dito sa ating C-tube. Then dito, guys, sa bandang ilalim, marami pa rin yung uod ng pagka-welding. Palagi naman yan, guys. Doon, di ba? At yung ano niya, yung tatak niya dito, Heroic, para siyang sticker, guys, na meron top coat. Ayan. At itong sa ilang sa may bandang top tube, water decals yan guys. Ayan. At dito, ganun pa rin, water decals. Itong black na to. Pero itong silver natin na parang sticker to guys. Ayan. Ang ganda na to guys. Oh. Ayan. Lapad din, pakitid na rito. Ayan. Yung ating seat stay, pabilog, na maliit lang siya. Wala siyang bridge guys. At the same time, ang laki ng clearance dito guys. So, ang laki oh. So, palagay ko ha. Palagay ko lang guys. Mukhang pwede ka maglagay ng gulong dito na 29. Ayan, laki, ang haba oh. Lahaba pa ng clearance. Tapos, isang daliri yung part, pwede may pasok dito. So, ganun din sa ating chainstay. Malayo pa rin ang clearance yan, no? Ayan, layo. Ayan. Tapos, ang bakal nito, yung anlapad oh. Anlapad. Tapos, water decals dito. At may water decals doon. Ang napansin ko dito, guys, ito nagagandahan ako dito. Ito. Sana, dinaretso na siya hanggang doon. Para wala nang ano dito, dugtungan. Ang ganda nito. Or, in-smooth welding na to guys. Yun lang naman yung ano ko, napapansin ko para sa akin, maganda. Siyempre, naka-drop out yan guys. Napapalitan yan. At dito sa ating head tube, tama, tapered ito guys. Ayan. Na-integrated ball bearing na may logo yan ng Heroic. Ito nga pala guys ay tumitimbang ng 13 point, ay nakalimutan ko guys, ipa-flash ko na lang sa screen yung timbang nito guys. Ayan, so magaang siya para sa akin. Ayan, at syempre dito tayo kasi sa kanyang suspension fork. Naka air fork yan guys, hindi air port ha, air fork na may manual lockout, fine tuning yan. Ayan, hindi lang siya close open, meron siyang clicks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So 10 clicks.
So pwedeng half, pwedeng 1/4, pwedeng 1 clicks lang. So tigas yan, tigas nung pagka-bounce. Siyempre meron tayo ditong air valve cover. Dito mo lalagyan or bobombahan ng hangin ang iyong suspension fork. Alloy ang crown, alloy ang arc, alloy ang lower. Tapos yung stanchion niya guys, 118mm. Ayan, kulang ng 120. Sinukat ko mula dito hanggang dito guys. Ayan. Tapos meron tayo rito ng rubber. Indicator yan ng sag, ng suspension fork. Yung ano yung travel. Ayan. Para sa akin guys, kalahati pwede na. Ayan. Siyempre meron yung tatak na aerowick dito sa ating lower. Yan guys, oh, ang ganda nito guys, oh. Matte black. Yan, in love na in love talaga ako sa matte black. At dito tayo ngayon sa kanyang hubs. Yung hubs niya guys, alloy. Yan, sealed bearing Lodi, quick release Lodi na merong aerowick na tatak. At bilangin natin yung kanyang holes guys, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So 32 holes. Ayan, pangkaraniwan naman natin nakikita yun sa mga mountain bike. Baka lang ating spokes, double wall alloy na rim. Ayan guys, na may naka-sticker na 27.5 MTB series. Ayan, siguro mga 20mm itong rims natin guys. Siyempre, ayan na naman ang gulong natin. CXT Jack or Rabbit. Si Jack na may alagang rabbit. Ayan o, no? Nauusong rabbit ngayon. Sarap pang pulutan yan. CST 27 may nakalagay dito. Tapos yung sukat ng gulong natin, hanapin natin. Ayan guys, 27.5 by 2.25. So medyo malapad na siya. Para sa akin guys, fast rolling na tong gulong na to kasi malilit yung mga spikes niya rito. Nalilit. Uy, matigas yung gulong. Nabombahan ng sobra. Oh. Siyempre sa kabila, ganun pa rin guys. Aerowick yan na hubs. Alloy Lodi. Quick release Lodi. Sealed bearing na yan Lodi. At baka lang ating spokes. Double wall alloy na rim. Na may sticker na dumidigay tayo. Sticker na 32. Sticker. Sticker na MTB. Ayan. Nakawala tayo. Dumidigay tayo guys eh. 32 holes. Baka lang ating spokes. Ayan. Nakakaano na tayo. Nakalimot tayo. You know? Tapos CXT Jack Rabbit na gulong na 27.5 by 2.25. So pakinggan natin yung hubs. Napakatahimik ng hubs niya guys. Promise. Para ka pinag-ehele. Yan, bilangin natin yung speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 speed. Ayan, so may dumang ice cream, nagugutom tayo. Ang tatak ng cogs natin ay sugek. Yan, sugek ang gondo. 11 to 50 tito guys. Yan, hindi ka na mabibitin dito. Yan, laban to sa ahon. Yan o, oh. Oh, diba? At syempre, ang gondo nito sana all. Naka-deore, 12 speed, wow-wee-wee, na may clutch. Ayan, ganito, may clutch siya. Oh. Yan, sarap siguro mag-shift nito, guys. Ayan. Oversize yung pulley niya, guys. Alloy. Yan. Tapos, ito, ganun pa rin, oversize pa rin yan, guys. Alloy, Lodi, oh. Ang ganda, oh. At yung kadena niya, guys, 12. May nakalagay na 12. Na KMC, silver black, silver black, silver black. Ang ganda, oh. Meron siyang accent. Wow, ganda. At syempre, ang ating crankset, alloy, na may tatak na Pro Wheel MPL, 170mm. Removable chainring, ayan. Tapos, ang chainring niya, guys, ay bakal, narrow, wide. Ayan, 30-40 yan, guys. Ano, ang ganda, oh. At dito tayo ngayon sa seat clamp niya. Ang seat clamp niya, guys, ay alloy. Ayan. At syempre, ang seat post niya, guys, ay ganun pa rin, alloy pa rin yan. Na 31.6, 350mm ang haba, na may tatak na aerowick. Ayan, so sa mga mahilig sa mataba dyan at sa mahaba, so tamang-tama sa inyo to. Na may setback na. Ayan, naka-setback siya. Tapos yung pedal natin, ball bearing. Ayan, halo to guys. Halong hard plastic, saka bakal. Ito. Ayan, medyo maliit lang siya. Maliit lang. Ayan, meron ako nitong video guys kung paano mag-maintenance ng ball bearing na pedal. Ayan, panoorin nyo ha. At syempre yung upuan natin, ayan, Velo. Ayan, hindi yan si Vicky Velo ha. Ayan, feels right. Makapal yung foam guys para sa akin. Na matigas. Ayan. Tapos meron ditong kanal, dalo yan ang ihi mo yan. Pwede rin yung singawan ng utot. Medyo malalim ng konti.
Yan, medyo mahaba-haba na to. Yan, sabi nga nila wala sa haba o taba yan. Nasa performance yan. Oh, di ba? Ang ganda nito. Tapos tingnan nyo, medyo pa-curve siya rito. Yan, so lalapat ang point mo dito. Ah, dito tayo ngayon sa handlebar niya, guys. Yung handlebar niya, guys, low rise. Ayan, oh. Na may tatak na aerobic. Made of alloy yan, guys. 720 mm ang haba. Ayan, ang stem natin, guys, 60 mm. Na kamao stem, naka-negative yan. Na may tatak ng aerobic. Made of aluminum alloy. Ayan. At syempre, yung kanyang spacer, dalawang 10 mm. Isang 5 mm. At ang ganda ng dust cap niya, guys. So, alloy din. Na may tatak ng Neko. Ayan, oh. At yung top cap niya, so aluminum din na Neko. So palagi ko, ang headset natin dito, guys, ay Neko brand. Ayan. At dito tayo sa kanyang grip. Yung grip niya, guys, may palm pa rin. Palm rest yata tawag dito. Ayan, oh. So, hindi na masyadong nakakangawit tumawak dito sa grip. At meron siyang lock na alloy. Ayan. So, madali na matanggal yan kasi lock-de-lock lang siya. Iba kasi kumakapit mismo yung goma natin sa handle bar. At yung shifter niya, guys, Diore 12-speed. Sana all naka-Diore. Ayan, o. Oh. Dito, wala siyang indicator ng kung pang ilang gear ka na. So, manghuhula ka na lang. Ayan, o. Oh. Uy, Tektro. Ang ganda nito, guys. Tektro ang ating hydraulic brakes. So, yung caliper niya ay 2-finger, 2.5. And guys, naka 2.5 finger siya. Biglang may 2.5 pin, no? Tumawad pa. At syempre sa kabila, naka 1x lang. Ayan, nakalimutan natin tingnan. Meron siyang kabitan ng kable rito. So, pwede kang maglagay ng kable para sa FD. So, in short, hinihintay nito ang kanyang forever. Ayan, so may bakanting isa rito. So, dito dadaan yung kable ng FD. Ito, naka-internal cabling tayo na isa. Ito yung para sa RD. Ito yung para sa FD. Ayan. Ah, hydraulic brakes pala, guys. Hydraulics yan. So, may napanood ako sa YouTube, guys. Binutasan to. Binutasan, tapos nilagyan nung nung rubber na cover para maging internal. Ayan. So, kung ako siguro, pwede ko nang gawin yun, eh, no? Biglang ganun, eh. Siyempre, dito tayo ngayon sa kanyang rotor. Saka caliper. Yung caliper niya naka-Tektro. Ayan. Ang ganda nito, guys. So, ito yung kung saan pwedeng i-bleed. Ito, nasa taas. So, hindi natutulo kasi nasa taas. So, pwede kang magdagdag ng mineral oil dito. Yan. At kailangan mong tanggalin yung caliper kung magpapalit ka ng brake pad or maglilinis ka ng brake pad. Ayan. So, gagawa siguro ako ng video paano maglinis ng brake pad. Pag dumumi yung brake pad natin. At ang ating rotor ay 160 mm. Ayan, 160 mm. Itong 24 na to, hindi ko alam yan, guys. Na may tatak na Tektro. Nakikita nyo ba yung tatak mo yun, guys? Ayan, pakita ko. Ayan, Tektro, guys, oh. Ayan, Tektro. Liwanag ba? Ayan. At yun tayo, guys, sa kabila. Sa kabila, guys. Oh, sakit sa tinga ng motor. Sa kabila, Tektro pa rin na caliper na post mount. 160 mm na rotor. Ayan. Ganun pa rin, kagaya nung sa X6, guys. Apakahirap pihitin itong tornillo na to kasi nakadikit na siya dun sa seat stay. Ito lang ang medyo napansin kong mahirap para dito sa frame na to. Ayan. Dikit na dikit talaga siya, guys, eh. Ayan, ang ganda na to. At nasa baba yung tornillo ng bleed. So, tatapon pag binuksan mo to. At syempre, ito yung kabila ng kanyang crank arm. 170 mm. Made of alloy. Hollow tech yan, guys. At ito, ang lalagyanan natin ng malamig na malamig. Not too big. Yan, pwedeng Pocari Sweat. Pwedeng Gatorade. Pwede rin beer. Kung ano na lang gusto ninyo. Ayan, oh. So, palagi ko wala na ako nakakalimutan dito, guys. So, yapan uli natin to. Panalo to, guys. Sana all. Ayan, wala ka nang papalitan dito, guys. Hinihintay ka na lang nito. Siguro ang papalitan na lang natin dito yung sasakay. Ayan, so thumbs up tayo rito. Ayan na mga Repa Peeps ang ating bike check ng ating Foxeye Thunder X7. Ayan, nagkakaalaga nga pala ito, guys, ng 23,000 pesos lang dito sa Taurus
bike shop, kita nyo naman, oh, naka-Diore 12 speed, Tektro, Halotech, oh, ang ganda nito, guys, mapapasano all ka na lang, ayan, oh. And by the way, guys, tumatanggap sila dito ng home credit para sa mga gustong kumuha ng hulugan. Ayan, so magpapasko na, guys. Ayan, baka maubusan kayo rito. Takbo na agad kayo rito. Ayan, oh. So ilalagay ko sa description, guys, yung kanilang Facebook link, contact number, at Google Map. Para sa mga gustong mag-avail nitong napakagandang Aerowick Thunder X7 ito. So hanggang dito na lang, guys, ang ating video. Syempre, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para updated kayo sa mga bike check videos natin. Ayan. So road to 7,000 na tayo, guys. Konting-konting kembot na lang, magse-7,000 na tayo. Lucky 7. So hanggang dito na lang, guys. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa susunod na bike check videos. Paalam! Bye-bye!